Yo, what's up mga bay? Maayong adlaw na pud kaninyong tanan mga bay na ana pud diri si Mahal Kuyo Enyo TV. Kasi may panibagong ebas na naman, may bago panibagong sabi na naman itong si Coach Stress alias Boy Kupal mga bay. At itong si Boy Kupal ay meron na namang mga sinasabi na hindi mo talaga maintindihan kung ano yung gusto ng batang ito. Mga bay, pag-usapan natin yan pagkatapos ng isang intro. So, may pag-uusapan tayo about si Billy Jack, okay? Natandaan niyo yung ginawa ko siya ng video nakaraan, yung vlog nakaraan na hinama ko siyang basketball. So, yun guys, pumalag siya. Nag-chat sa akin. Guys, promise, nag-chat sa akin. Wala nga along biro. Siguro, try ko screenshot na. Screenshot nyo lang. O, makikita nyo sa thumbnail. Okay? Nag-chat sa akin si Billy Jack na, ayun yan, tinatanggap niyo yung hamon ko na mag-basketball kami. Kaso nga lang, ako pupunta kasi nga, ako yung nagsabi na tayo dito na ako yung dadayo, di ba? So, pero malayo, Pampanga. Pero try natin kasi, alam mo yun, ako lang nag-amon eh. Ba't pa natin hindi pa natin pupuntahan, di ba? Kaso nga lang, malayo na yung Pampanga. So yun mga bay, no? Tinanggap na daw ni Billy Jack yung hamon niya na basketball. At sabi naman itong si Boy Kupal ay siya na daw yung dadayo. Pero may mga dahilan pa rin siya. Malayo daw, malayo. Pero tingnan natin mga bay kung patutunayan talaga nitong si Boy Kupal yung mga pinagsasabi niya ngayon mga bay, no? Kung siya talaga yung pupunta sa Pampanga. Kasi mga bay, galing sa bibig niya na siya na ang dadayo kasi siya yung naghamon, which is totoo naman, dapat niyang gawin yon. Panindigan niya na lalaki siya mga bay. Kaya naman, tuloy pa natin kung ano yung mga pinagsasabi pa nitong Kupal na ito mga bay. So, siguro gagawin ko is tatapusin ko muna yung laban niya kay B-Boy Villar. B-Boy Villar ba? B-Boy kasi sino may B-Boy na yan? Basta yung kay B-Boy Villar. Okay. So kasi baka mamaya, may injury siya sa akin. Di ba? Matik yung guys, may injury sa akin si Billy Jack guys. Hindi pwede, hindi. Alam niya naman. Tinis-tinis ako sa kalbong nun. Okay. So, siguro, para walang reason siya, pag natalo siya kay Bobby Villar, ako muna lalabanan niya. Okay? Ayan, sa sinabi niyang yan, mga bay, nag-comment ako sa particular na vlog niya na to, na bakit kailangan tapusin pa yung laban ni Billy Jack Sanchez at ni Bobby Villar. Kung talagang gusto niyang matuloy yung laban nila sa boxing na sinasabi niya, eh bakit kailangan pang mag-antay ng matagal? Total, matagal pa naman magkaroon ulit ng Battle of YouTuber dahil nga sa inaayos na ni Idol Maka GAGO yung lisensya ng kanyang patimpalak, mga bay. Kaya naman mga bay, itong si Coach Stress o Boy Kupal, eh ang daming mga dahilan na naman. Baka na naman yung mga pinagsasabi mo na yan, Boy Kupal, scripted na naman. Katunayan mga bay, nag-comment ako, kagaya ng sabi ko, ito yan. Ito yung comment ko mga bay, pero parang hindi niya nakita. Hindi ko alam kung nakikita niya ba talaga o talagang patay-mali siya lang siya sa mga comment ko sa kanya. Ay hinahamon ko nga siya na ako na lang muna, bago kay Billy Jack Sanchez mga bay. Kaya naman mga bay, ituloy pa natin kung ano pa yung mga ebas ng Kupal na to. Kasi guys, promise real talk. Masapit na aabuti sa akin yan. Tama ba? Masapit. Basta may kalalagyan sa akin yan guys yung si Billy Jack. Di pwede hindi. Okay. Di naman ako larong bata eh. Lalo alam niyo naman, varsity rin ako ng college. So, simula bata pa lang, basketball na ako. Kasi si Billy Jack, boxing lang talaga alam niyan. Sa basketball, nakita ko na laro yan, sa dalawa na Abel Gamer, parehas to lang miss eh. Pero yun yan lang guys, at di naman sa pagmamayabang guys ha, ayoko naman magpakahambol na sa laban namin. Please promise, eto Billy Jack, talaga dupit, etong doon ang totoong pupulbusin kita, eh yung totoong pulbus, okay? Kasi di ba sasaya mo, pupulbusin mo si Buboy, okay? Ako, Billy Jack, promise, pulbus ka sa akin kapag pumunta ako sa Pampanga, kapag naglaro tayo ng basketball. Okay. Siguro, score mo na is, bibigyan ka ng plus 5. Okay. Hindi, plus 10 up to 12. Okay. Plus 10 ka na, last 2 ka na agad, ako simula 0. Pero winner's ball. Kita nyo naman mga bay kung gaano siya kaangas, di ba? Plus 10 daw si Billy Jack Sanchez, up to 12. Ibig sabihin,
last 2 points na lang si Billy Jack Sanchez, samantalang siya 0 pa. Ganito kaangas tong kupal na to. At antayin natin, abangan natin mga bay kung talaga bang bukal sa loob niya yung sabi na dadayuhin niya si Billy Jack Sanchez. Kasi nga nakita ko naman yung thumbnail nito na may chat naman talaga si Billy Jack Sanchez na may court daw doon sa kanila kila Billy Jack Sanchez mga bay. Kaya naman abangan natin mga bay kung talagang totoo yung pinagsasabi nito na dadayuhin niya at pupulbusin daw niya si Billy Jack Sanchez at plus 10 daw, ganun kalupit. Bakit kailangan pumunta pa ng Pampanga mas malapit ang Bulacan? Dito ka na lang sa Bulacan, sige, kahit na parehas tayo ng balyahan kung gusto mo, coach stress. Para naman magkaalaman na, kahit hindi ako sikat, hindi ka rin naman sikat, parehas tayong hindi sikat. Mas sikat ka lang sa akin sa kabubuhan, sa katangahan, coach stress. Kaya nga, ako na lang puntahan mo, ako na yung masigasig na naghahamon sa'yo, coach stress. Hindi ka na pinapansin ng Brusco Brothers, pero tingnan mo naman, pinagtatanggol mo pa sila. Ano ka? Para kang garapata na parasite sa isang aso. Totoo yun. Makasipsip ka lang ng dugo kahit sino tinatapakan mo. And sir, may tuloy nga pala guys, sorry sa mga nasaktan ko sa mga fans ni Casimero. Siguro naman talaga, will talk lang naman yung sinabi ko nakaraan. Pero sorry, sige, sorry talaga, sorry. Kung dinamay ko si Kylie Casimero, may ako na sorry doon. Dapat na si Billy Jack pala talaga. Okay. Pero kasi minsan kasi, 'di ba? Sila kasi meron nyo, dinidira sila kay Jonah, 'di ba? So balik-balik lang, 'di ba? Para naman fair. Sana tanggapin niyo kasi yung kasi meron nyo tumitira din eh. Ito na naman mga bay. Nagsosorry na naman siya sa ginawa niyang trust talk kay Casimero. Huwag mo sabihin, inutosan ka na naman para i-trust talk si Casimero, boy kupal. Alam mo why bibigyan kita ng boy kupal, no? Bibigyan kita ng isang example. Halimbawa, si Casimero o mga Bisaya, itong papel na to. Pinunit ko lang to sa notebook ko. Sa listahan ko sa mga sales. Ayan, pinunit ko lang. Halimbawa, ito, si Casimero or mga Bisaya. Sinabihan mo si Boy Tapang na mabaho, crumple natin. Sinabihan mong mga taga Cebu, mababaho, matik mababaho, i-crumple ulit natin. Sinabihan mo si Casimero na laos na, i-crumple natin. At yung mga iba pang trust talk mo na, ayan, pupulbusin mo si Billy Jack Sanchez, i-crumple natin. So ngayon magsasabi ka ng sorry. Magsasabi ka ng sorry dito sa papel na to. O di okay na, nag-sorry ka. Unatin natin. Pagkatapos mo magsabi ng sorry, naunat ba? Ay naayos ba? Naayos? Hindi, di ba? Ganito ang nangyari sa mga damdamin ng mga Bisaya na sinaktan mo, na minaliit mo, at isa pa, kinutsakotsa mo pa. Kahit kailan, hindi na maayos ng sorry mo yung mga pinaggagawa mo na panlalait sa mga taga-Bisaya at yung mga ginagawa mo pa ngayon. Kahit kailan, bay. Kaya ayos-ayusin mo yung pagtatago mo, bay. Salamat at naglabas ka na naman ng video mo at meron na naman akong content. Sabi nga nila, nakikisawsaw lang ako, which is totoo naman, nakikisawsaw lang ako kasi hindi naman ako yung particular na kalaban mo. Pero sinaktan mo ang mga taga-Bisaya, tinitira mo yung mga taga-Bisaya, kaya nagkakaisang puwersa kami para tirahin ka. Kailangan mo na ng psychiatrist, bay, para maayos yung laman ng ulo mo. Hindi yung puro katangahan lang, kabubuhan lang, puro daldal ka lang. Kasi kung mamalitin ng isang tao, hanggang di matapos, okay? Kasi lahat ay pantay-pantay. Ito na. Ang pinagsasabi nito na huwag daw maliitin ang isang tao. Lahat daw pantay-pantay. Huwag mong maliitin ang isang tao hanggat hindi patapos. Eh anong ginawa mo kay Casimero? Di ba sinabihan mo ng laos, tapos magsosorry ka? Sinabihan mong walang kwenta, tapos magsosorry ka? Sinabihan mong laos na,
Pero anong ginagawa mo ngayon? Nag-sorry ka sa mga fans pa, sa mga umiidolo pa sa kanya. Ba't di mo gawin niyang video na yan? Ba't di ka mag-public apology kay Cuadro Alas? Para malaman natin kung ano yung pinagsasabi mo. Pasalamat ka, Boy Kupal, at sobrang busy-busy si Casimero ngayon. Dahil sa mga training niya. Pero kung hindi, nako, ewan ko lang. Ewan ko lang, Bay, kung ano na sinapit mo. Huwag ka sa aming mag-sorry. Huwag ka sa aming mga supporters ni Casimero mag-sorry. Mag-sorry ka mismo doon kay Casimero. Kasi yung pagsusorry mo, Bay, hindi talaga, ano yan, hindi bukal sa loob yung pagsusorry mo na ganyan. Kasi meron pa rin, kasi nga, si Casimero nyo, tinitira din naman yung si Jonah at saka si Brusco Brothers. May mga ganun-ganun ka pa. Eh, nagsusorry ka na nga. Dapat kung sorry, sorry lang. That's it. That's enough. Hindi yung kung ano-ano pa yung pinagdadadaldal mo. Boy Kupal, tuloy nga natin at kasi nanggigigil talaga ako sa tao na to eh. Eto, real talk din. Buti nga si Billy Jack Sanchez, may paminsan-min siyang pagkatulong guest. Ikaw, madalas, halos araw-araw, tulonggis ka ba, men? Tulonggis ka ba eh? Hindi mo alam yung mga pinagsasabi mo ba eh? Kung talagang gusto mong maghamon ng basketball, sige, kahit pantay tayo, sabi mo, kahit basagan ng mukha, pisikalan, sige, pupwede ako dyan. Kahit di ako marunong mag-basketball at hindi rin ako marunong mag-boxing, papatulang kita. Pansinin mo lang tong vlog na to. Pansinin mo tong video na to. Kasi nga, naiirita na ako sa mga kayabangan mo eh. Tapos pag nag-comment ako, hindi mo pinapansin. Ngayon, ganyan ang mga sinasabi mo, dadayo ka. O sige, damayo ka dito. Nandito ako sa Bulacan. Sinabi ko na nag-comment na ako before sa mga vlog mo. Hindi ko alam kung nababasa mo ba o nagpapatay malisya ka lang. O nagtatanga-tangahan ka lang. Nagbubulag-bulagan ka lang na hindi mo nababasa. Kaya, Coach Stress, yung hamon ko ang pansinin mo. Si Billy Jack, isang tabi mo muna si Billy Jack. Kasi nga, busy yung tao. Ako, wala akong ginagawa. Nandito lang ako sa maliit naming pinagkakakitaan, negosyo, kung baga. Nandito lang naman ako. Nakaupo lang ako maghapon dito, bay. Coach Stress. Kaya, welcome na welcome ka. Pagka pinuntahan mo ako dito, welcome na welcome ka sa akin. Nandito lang sa tabi ko ang court. Mga 10 hakbang lang court na, basketball court na. Puntahan mo ako dito, bay. Para malaman natin kung sino talaga yung tunay na mas maangas sa atin. Ako, hindi ako maangas. Alam ko mas maangas ka. Pero ayokong magsabi ng kung ano-ano. At patunayan ko lang din na yung hamon mo, tinatanggap ko. Sa lahat ng maliliit na YouTubers, kahit sabi mo dati, kahit maliliit na YouTubers yan, hinahamon mo. O sige, come here baby. Come here baby. Punta ka dito. Sa Bulacan. Alam mo na kung ano yung address ko, bay. Puntahan mo lang ako dito. You're always welcome. And I will appreciate it. Kung pupuntahan mo ko, kung talagang daladala mo yung bayag mo, I will appreciate it. Matalo man ako, no problem. Manalo ka, congratulations. Matalo ako, walang problema. Hindi naman lang kung nagpapasikat. Ayokong sumikat kung tutusin. Pero kung pasisikatin mo ako, why not? Diba? O di, sige, antayin ko yung sagot mo sa vlog na to. Itatag kita para malaman natin. Posibleng hindi mo makita. Diba, Boy Kupal? So yun mga bay, maraming salamat sa inyong panonood. At sana, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, paki-subscribe naman yan. Para darating ang araw, mapansin na tayo nitong si Coach Stress. Kasi alam ko, pera lang ang habol nito. Hindi niya papatulad yung mga small YouTuber na kagaya ko. Kaya naman, sana subscribe niyo ako at i-share yung video na to para malaman ni Coach Stress na makarating sa kanyang kaalaman na may tumatanggap sa kanyang hamon kahit small YouTuber ay papatulan niya. So, shout out kay Randy Official Vlogs, Bonifacio Pilapil, Barax TV, Sadiwa Vlog TV 23, yan mga idol, at JB Tans Vlogs, maraming salamat sa pagsuporta, at OFW Biahiro, shout out sa iyo, at sa lahat ng sumusuporta ng aking channel, maraming salamat sa inyo, at
Mabuhay kayong lahat. Bye-bye.